ato makauban karon ang ato ang investigator. Police Senior Master Sergeant Henry Ilurin, aron mahatag ka na to sa kinatibukang istorya kalabot nini. Sir Ilurin, pwede ka na ang istorya, unsa man yung nadakpan na to? Accomplishment din yun sa pag-neutralize sa wanted person. Nagamay sa kalang, o sa tabuok, alam sa ila, o sa provincial, sa provincial special sa Occidental. Nalibiyak sa mga hepe, ako mo ay gipa, story ako doon sa second parents. So ako lang mo ay nakakuha ni Haldol karon. Ako ay nagkuha na nga kuhaan, ano nga tao. So, regarding ano nga kinitubok ala ni, kinito hala is doon na siya warrant of arrest. Issued from Honorable Victoriano de la Calle Jr. of RTC 9 Branch. RTC 9 Branch 9 di Pulog City. Dated October 27, 2017, with no bail bond on the case of murder. Okay. Asa ka tirod, sir, nga daghan anig na biktima? Sa ato ang intel report na to, doon lang sa mga panghitabo na po nangagi siya, pero wala lang wala lang nakapangako o file ng kaso. So, lately, before na siya nadagpan, last weekend of May, so doon na tayo incident ane, kanina po siya nga suspitsado. Ako mismo ang duty investigator, ako mismo ang handle sa case. The incident is happened on May 3, May 2, sa Barangay Pingil. So, na-contain ang tao ane sa, ang biktima sa Marsden. So, tungkol kay COVID, pa nakakuha ni, naka-contain pa siya. So, karon lang na-file na to sa mga June, second week na sa June. As per advice sa court nga, mag-open na sila, dawat na sila regular filing. Okay, at large mo na after sa incident. Pwede may bawaan ng identity ani na ang kanilang nadakpan to sa kuan, nagipatungan, nag-epic na to ang warrant of arrest from the Pulog City, is nailhan kini siya ngalan nga si Rone Sumuhid E. Bindanyo. 36 anos, mag-uuma, nasa live-in partner, nagpuyo kini sa Puroklos, Barangay Pinil, Lupis Island, Misamis Occidental. So, actually, kanyang tuhala ni is attacks lang po niya sa Barangay Pinil. Kaya naka-relasyon niya siya ano yung presently live-in partner anong Barangay Pinil. So, kanyang tuhala previously is din puyo ni dito sa Osmeña. Sa Osmeña. So, dito na siya nakuha, dito na ang mga previous records as niya. Ngayon ka na yung garo, doon na siya ay warrant of arrest issued from the Pulog City. So, doon na siya ay incident dito for murder. Ngayon na kalaya siguro niya din sa Pinil, nakarelasyon na niya ang kalibin, diha siya karong katago-tago. Until nga such time, doon na yung incident itong nito, na iyan ako yung pusil, ipahin ako ang kaso against siya is prostrated homicide, homicide, prostrated homicide. So, sa'yo mga pusil na recover, gikan sa iyo? Ang nagkuha ano yung armas, kami karoon sa pagkandakop ano. Ang nagkuha ano yung mga improvised shotgun. Ang gigamit niya is kahoy, kapuro nga sa pusil niya kahoy, then tubo sa kanyang water pipe, tubig, tubo. So, gihimuan po ng hamir-hamir, kanyang mga bulan sa mala. So, doon na po yung bala nga line ammunition sa shotgun. Huwag doon na po eh, kinengi improvise po ng 22 caliber. So, makapatay gini siya? Makapatay. Bala yun ang gamiton. Bala gini siya ang gamiton. Live bullet. Pero actually, humid siya. Yaha lang i-improvise ng mga, kuan, na pusil, yung mga buto. Consider ba rin ang most wanted persons? Kini siya, magkuan na ito yung nanay siya sa, kuan, dili gini siya yung sa, kuan, nanay siya sa, na number 2 siguro, number 3. Oh, asal tinga na. Sa Luzon, sa Lapis Aina. Oh, wala pa gyud ni kon sa provincial kuan. So dere sa to ani. Ano nung nakahimo siya ani? Tulis siya is ang iyang record alis, murag natagaw lang siya. So, dili ta makakuan og unsa gyud ang iyang ugat, yung asa gyud niya sa iyang mga
ihang mga previous pa yun, ihang pinabuhi niya. Kaya nilutaw na lang siya sa ihang pagkatawo tungkol ano yung mga incident karong ihang nahimo. So, besa ato ang pangutana siya, ihang magpunang katungod ang pag-depensa sa ihang kwan, higo lang pangutana na iha pong rason sa ulala karon sa ihang, pang, ihang hintang. Pinoon ba nga kapamilyaran niya ihang pasilan? Ang kalang nga biktima niya nga pusila niya katong last katong pinakalites is uyuan si Hang Kalimin. Uyuan si previous niyang kaso. So dito to sa kuan under pa to sa region 9. Oh, sa dipulog to na file ang kaso. Pwede may bawan kasi trupa nga nakadakop niya sir. Ang joint ni siya nga patigayon sa to ang provincial kuan. Ang dere sa tua is led by Police Captain Lucino Lerico Alvarez, ang ato ang officer in charge sa Lapisayla Police Station, together with the first PMFC, led by Police Captain Agustin J. Arrazo, under the supervision ni Police Major Altice B. Arrez. Pico, Miss Oakland sila, led by PMS Warren Joseph T. Madrid. So, kaling Pico, ang main ani is provincial explosive K-9 unit. Iba lang gini sila kung dito kay atong nakuha ni nga mga info nga Armando ang tao. Dulay explosive. So, ano yung panahon na wala na siya nakalihok. Kaya na-surprise na siya. Sa balay na siya nadapan. Nakuha ni siya. Di, wapag ko kakuha niya sa detalye ani sa atong ang katong nagkulong dito. Ang info ani na dihara sa iyang lugar. Okay. Oh, dihara sa lugar na yung sa pinil. Pero di pa ko kakuha nung asal yun yung particular na balay-balay sa kwan. So, wala ko ang wapag ko nakakuha sa iyang kwan. Wala na, wala na yung kwan. Kaya ego rin din na kwan siya. Na, na under control din siya. So, wala mayo ang pagkanta ko pa. Sir, despite sa COVID, ang PNP wala lang nakafocus sa mga control points, but nagpadayon mo sa mga usual ninyo mga gimbuhaton, especially ang pagpatuman sa mga warrant of arrest, pagdakop sa mga wanted. Ah, tinawag lang, tata. Dili lang, ang pulis na to sa Lupisayla, dili lang kayo nag-focus sa regarding sa implementation or sa to ang kuan karong problema sa pandemic kanin sa COVID-19. Ato ni sang gitagaan gihapon og pagtagan. Kani ato ang mga incidents nga kinahanglanon gyud ato ni nga sulbaron. Pag-file sa mga kaso nga in case yun lang mga incident ni tabo. Dili lang kay gina focus lang ta sa mga boundaries. So dula gi division of labor. Dula division of labor. So ang naka-assign ani ang mga investigators incident responde. Lagi ta. Nang mapail gina to ang kaso. Mga gina ating panglimuha. O doon mga wanted person. Muna yung priority na to nga na. Kuha gina to. Sir, sa yung panawagan para sa katawagan sa Lupisayla o sa mabot sa itong broadcast? Ang panawagan lang sa Lupisayla Police Station sa Nanginaw na unta mag tinabangay gina. Nabi na aning karong pasalamat ka kay murag na under kung ano ta sa sitwasyon na to. Going to normal. Then, mahilawat lang po kami nga sa Lapisayla Police Station, ang mga tao na kaysa itong na-agrabyar, kaysa itong na-musulong lang dire. Open na itong opisina para na sa katawahan na ito dire. Ngayon, pero di gihapon na itong ulaon ang social distancing. Doon lang yung gihapon na siya permanente. Magkapalayan gihapon na ipanakop ang mga provincial o municipal ordinances ng itong mga violations. Kaya dili man dili gina sa maayo nga ato ra pasandahan ato na kay nagkwanta. Pero ang ato adre is magsige gyud ta palakop halos kada adlaw do natay makuha. Okay, dili gyud malikayan ngadto lang gyud masayop. So ang sa kuan pon ang mga tawo o kuan ang ayo lang pon gamay og mga kooperasyon. Ang pasalamat pon sa mga katawhan nga pinaagi sila ha nakuha gyud ang tuhana. Okay. Ang mga tawo is active lang kayo mo kuan karon sa kapulisan nato. Oh, report na. No, through communication sa ato ang cellular phones. Dayon active gyud sila kay may ato ang relasyon
magpasalamat kami sa Lapis-Lapis Police Station in behalf sa itong hipe na magpadayon ang ato ang hiniusang pag-indisog sa pag-control sa kaling COVID-19 o sa mga problema na ito nga at sa gumagon ang mga problema daghang mga pasaway o mga dakpunon. Salamat kayo, sir. Salamat kayo, ma'am. Salamat sa tanan. Okay.